Nasaktan ka na! Buti nakaiwas ka! Diyos ko! Hayop talaga yung mga taong yan! Hayop talaga yan si Brenda at saka si Rhea! Sinira nila yung buhay namin ni Anton! Nakawalang iyan nila! Anong nangyari sa'yo? Anton, nagsinungaling sa atin si Rhea. Hindi totoong hindi sila nagkita ni Brendan. Nakita ko silang magkasama sila. Saan? Doon sa mall. Nagsinungaling sila sa atin. Nandito sila sa Pilipinas. All this time, niloloko nila tayo. Kailangan hanapin natin si Brendan. Ihaharap natin siya sa mga tao. Pagbabayaran niya lahat ng panloloko niya sa amin. Tay! Hello. Oh, papunta na ako dyan. Nakausap ko na yung buyer. It's about time. Nadidelay na yung plano natin. Mamaya matunugan tayo ng mga contact natin. Masira pa yung plano. Eh, sayang naman yung makukuha kong pera. Bilisan mo na, dahil malapit na yung ride natin. Oo, sige. Diba madali na ako? Ngayon malalaman na natin kung nasaan sila Brendan. Wala na siyang kawala. Asa ka na? Oh, I'm here na. Dumiretso ka na dito sa taas. Ikaw na lang iniintay. Eto na nga. Pasok na ako ng building. Sige na, excited na rin ako makaalis dito. Okay na, sige. Morning, ma'am. Morning. Huwag mo siya hayaan makatakas. Talaga ako papayag. Sir, saan po kayo? May kakausapin na kami. Ano po kakausapin niyo? Bawal na po kasi magpapasok sa loob. Guard, huwag mo sa papapasukin. Emergency lang ito. Kailangan namin makapasok. Di po. Sir, di po pwede, sir. Rhea, sandali! Sir, di po pwede, sir! Bravo. May dalawa tao nakapasok galing dito sa basement. Hayop ka? Hindi kayo makakatakas. Nagsinungaling ka sa akin, sabi mo hindi ka na kayo pagkita dun sa manloloko mong boyfriend. Wala kayong mapapala kay Brendan kahit anong gawin ninyo. Hindi nyo makukuha ang perang in-invest ninyo. Kahit saan kayo pumunta, sisingilin namin kayo. Ah, talaga ba? Ano naman ang gagawin mo? Eh kung tutuusin kayo nga, may kasalanan kung ba't nangyari sa inyo to eh. Masyado kayong naghangad. Greedy kayo eh. Yan tuloy na pala nyo. Kami pa talaga ang sinisisi mo? Saan ka kumuha ng kakapala ng mukha, ha? Look, who's talking? Sino kaya ang makapalang mukha? Di ba, nagpabuntis ka kay Anton para lang pakasalang ka? Hindi ka pa rin nakaka-move on? Yan pa rin issue mo? Oh, Millie, I have moved on. In fact, just like this elevator, I keep moving up. Habang kayo, nasa ilalim pa rin. Hayop ka. Sasamprin mo ko. Okay na ba tayo? What's wrong with you girls? Chill. Relax. Sinulala!
Excuse me! Excuse me! Sorry, sorry, sorry! Excuse me! Excuse me! Lily! Ano ba kumalma ka nga? Hindi ko kayo papakawalan! Lily, kumalma ka, mali lahat na iniisip mo! Asan yung pera namin? Mag-e-explain ako. Pero sa ngayon, kailangan na muna namin umalis! Tore-tore, Dom! Brandon! Anton! Lily, ano nangyari? Anton, sundan mo sila, Brenda! Dali, dali, dali! Huwag ka lang papakawalan! Oh, okay ka lang? Oo, okay lang ako! Umunta ka na doon! Sis, sorry talaga! Sorry, sis! I'm sorry! I'm sorry, sis! Trespassing ginawa nyo? Maaari kayong kasuhan, ha? Saan po ba yung destination ng helicopter? Sorry, pero wala kami ngayon dyan. Narentahan lang yung chopper at ang helipad sa taas. Sino po nagrenta? Huwag na kayo magtanong. Umalis na kayo. Kung hindi, baladakot namin sa pulis. Kami pa huhulihin nyo? Niloko nga kami ni Brendan Sarasal. Siya dapat hinuhuli nyo. Talagang niloko kayo ng tao sinasabi nyo. Magsampa kayo ng kaso sa piskal. Hindi sugod kayo na sugod sa property ng iba. Ba't nga, tinutulungan nyo kami? Tayo. Sige po. Thank you po, attorney. Okay po. Bye-bye po. Ang sabi ni attorney, hinahanap na daw ngayon si Brendan for questioning dahil sa watchlist na siya. Pero, ang haba pala ng proseso kapag sinampahan natin siya ng kaso. Ba't ang haba ng proseso? Kailan tayo magkakaroon ng warrant of arrest? Kapag napatunayan daw na may probable cause yung kaso natin, doon lang sila maglalabas ng warrant of arrest. Kailangan talaga managutong si Brendan. Kailangan siya ma-detain. Pero kasi hindi pwedeng gumalaw yung mga pulis hanggat wala silang warrant. Lili, ang tagal pa nun. Baka makatakas pa yung mga yun. Baka makapagtago pa si Brendan. Anton? Ba't pa kasi ganito ang buhay? Kung sino pa sila nakagawa ng masama, sila pa yung madaling nakakalusot. Baka unfair naman ito. Anton Rosales. SIU, kailangan mong sumama sa amin. Saan? Ibig sabihin nito? Matagal ka ng person of interest at marami na nakasampa ng reklamo sa'yo. Ano pong kusinana ng asawa? Si Staffa. Anton, mas mabuti pong sumama na po kayo sa amin. Sir, wala pong kasalanan yung asawa ko. Kailan ba nito? Malalaman po natin. Huwag niyo pong tatakayin ang anak ko! Ma! Pasensya na po. Ma! 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 Sir! Huwag na po ngayon. Birthday ko kasi ng nanay niya. Huwag naman po ngayon. Pasensya na po, Mrs. Pero ito po yung order sa amin. Ma!
Saglit lang, sir. Wala po kasalanan yung asawa ko. Mili. Saan na po talaga? Kaya mo na ako. Intindi mo si mama. Anton, hindi. Nene, paano ka? Paano ka? Intindi mo na si mama. Anton! Siya ba itong mastermind ng scam? Siya nga, sir. Kanina pa kita inaantay. Sir, wala akong kasalanan, sir. Wala kang kasalanan, pero ginagamit mo yung vlog mo sa panghihikayat sa scam. Oo nga po. Akin yung vlog. Pero hindi ko alam na scam ito, sir. Saka, hindi naman sa akin nagsimula ito eh. Hindi naman sa akin ang kumpanya, hindi rin ako yung ulo. Hindi nga ikaw ang ulo. Pero kasabwat ka ni Brendan Salazar. Oh, di kasama ka rin sa bumuo ng scam. Sa mga manggagansong katulad mo, dapat binubura na sa mundo. Easy ka lang ha. Kaya niyan mo na. Si Anton. Saan din na lang kapatid mo? Ma, si Anton na naman. Huwag mo na siyang iisipin. Hindi nakakatulong. Nayla, ang kapatid mo. Tulungan mo siya. Ma'am. Nayla. Hanggang dito na lang po muna si kayo. Anton. Kami na ang bahala sa pasyente. Nayla. Ma'am, lang po ko muna po. Nayla. Easy ka lang. Ang daming subscribers ng vlog mo. Yung iba, matatanda pa. Tiwalan-tiwala sa'yo. Sinugal pa yung mga retirement money nila. Away ka ba doon? Hindi, sir. Hindi ko alam. Di mo alam kasi wala kang pakialam. Ang mahalaga lang sa'yo ay makakuha ng pera. Sir, maniwala kayo sa akin. Wala talaga akong kasalanan. Eh, hindi ko nga alam na scam to pinasok ko eh. Imposibleng wala kang alam. Eh, kasabot ka ni Brendan Salazar. Oh, si Brendan. Sir, hinahanap namin si Brendan. Eh, munti nga namin siya mahuli, pero... So, nakikita pa kayo? Noon lang, sir, pero... Nakatakas siya eh. Nakatakas dahil pinatakas mo. Dahil magkasabwat kayo. Sir, parang awa mo na. Wala akong kasalanan. Guys, clear the room. Sir. Hindi ka na makikita ng pamilya mo dahil dadalhin kita sa construction. Isisilid kita sa drum at sesementohin. At sinisiguro ko sa'yo na walang makakaalam kung saan ka pumunta. Sir, maniwala kayo sa akin. Wala talaga akong kasalanan. Nagtiwala lang ako kay Brendan. Hindi ko naman alam na scammer siya. Huwag mo nang pagtakpan ng kasalanan mo. Kung gusto mo, ooperan kita ng pagkakataon para ayusin yung gusot mo. Paano, sir? Maraming reklamo laban sa'yo. Milyon-milyong pera ang involved. Nasaan ang pera? Naki Brendan lahat, sir. Hindi ako naniwalang naki Brendan lahat. Sigurado may mga naitatago ka pa. Sir, wala talaga. Wala sa akin ang pera. Pag-isipan mo mabuti ito, Anton. Kung gusto mong makawala at makabalik sa pamilya mo, ibalik mo yung pera na kinuha mo. So, sir, maniwala kayo sa akin. Wala nga sa akin ang pera. Kahit bigayin niyo ako, sir, wala akong mabibigay sa inyo. Minsan lang ako mag-alok sa'yo na ganitong pagkakataon. Ibabalik mo yung pera
o di ka na makakabalik sa pamilya mo.